Napakabilis daw mag-ingay in support para kay Pastor Kibuloy. Kaya lang, napakatahimik tungkol sa usapin sa China. PCG spokesman si Commodore J. Tariela. So, nag-post siya sa X noong Independence Day. Me, ang aking basa, ang kanyang pasaring, maanghang na pasaring, para ito kay PRRD, most specifically kay BP Sara. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Gusto kong magbigay ng reaction sa pahayag o post ng PCG spokesman sa X or dating Twitter, ano? Na kung saan kine-question niya ang loyalty ng mga political leaders natin na napakabilis daw mag-ingay in support para kay Pastor Kibuloy, kaya lang napakatahimik tungkol sa usapin sa China. So ito po yung headline sa Philippine Star. PCG executive hits polls supporting Kibuloy but mum on China. So ito yung first paragraph ng article. With their silence on China's harassment at sea and their paradoxical reaction to police operation to arrest alleged sex offender and human rights trafficker Apollo Kibuloy, some Philippine politicians have only exposed their questionable loyalty to the country. So, dagdag pa ni, ang PCG spokesman si Commodore J. Tariela. So, nag-post siya sa X noong Independence Day. So, sabi niya na politicians quick to denounce the police operation in Davao but never had any comments when the armed forces of the Philippines and the Philippine Coast Guard were subjected to inhumane and barbaric harassment while carrying out a medical evacuation in Ayungin Shoal. Okay, by the way, itong si Commodore Ariela, siya rin natang spokesman ng National Task Force on West Philippine Sea. So, understandable na ang kanyang focus talaga is West Philippine Sea. No problem about this. Dapat every Pilipino makialam sa West Philippine Sea, talagang ang China, sobra na ang pambubuli nila sa atin sa West Philippine Sea. So, no question about yung passion ni Commodore Tariela on defending every inch of our territory so, sa Philippine Sea. Kaya lang, dito tayo mag-focus. Sino yung, although hindi niya pinangalanan sino yung political leaders na sabi niya, mabilis nag-react o nagsuporta kay Pastor Kibuloy. Kaya lang, hindi man lang siya nagsalita nung binobomba na ng kanyon o nasusugatan ng ating Navy and Coast Guard personnel sa West Philippine Sea. Okay, dalawang political leaders man lang nagsalita. Si former President Duterte and Vice President Sara Duterte. So, I don't know kung sa inyo, sino ang pinaparatangan niya. To me, ang aking basa, ang kanyang pasaring, maanghang na pasaring, para ito kay PRRD, most specifically kay BP Sara. Kasi ito yung issue na ipinapato kay BP Sara, yung bakit tahimik siya tungkol sa West Philippine Sea. So, hindi lang itong si Tariela ang bumabatikos kasi this is a form of batikos kahit subtle, ano? Mga lawmakers, ganun din. Binabatikos nila ang BP Sara. But,
Mismo ang Pangulong Marcos nagsalita na in defense of the Vice President na hindi na kailangan magsalita pa si VP Sara. Bakit? Kasi this is about foreign policy. This is about national defense. So, sino ang magsalita? Edi yung chief architect ng foreign policy. Ang Pangulo, nagsasalita na siya. Eh bakit makisaw-saw pa ang Vice President? Di ba ganun? Ang Defense Secretary, nagsasalita siya. Oh, si Commodore Tarriale, nagsasalita. Kasi trabaho nila yan. Trabaho ninyo yan. Eh bakit nyo pa pilitin si VP Sara na magsalita? Tapos, sasabihin nyo, expose their questionable loyalty to the Republic. Ano bang loyalty? Katapatan. Example, dog, man's best friend. Ang aso, gagawin niya lahat para maging kaibigan siya ng tao. May mga aso pa na they will risk their lives to save their master. So, kung loyalty ang pag-uusapan, nako, malayo pa kayo kay VP Sara, malayo pa kayo kay PRRD kung loyalty to this country. Loyalty means you serve well, matapat na paglilingkod sa bayang ito. Yan po ang tatak Duterte. Baka nakakalimutan ni Commodore Tarriela na the only president na may highest satisfaction rating, trust and satisfaction rating pag alis niya sa Malacanang ay si PRRD. If that is not loyalty to the Republic, what's that? Si PRRD lang ang nakapagpatahimik sa bansa. O, una, yung terrorism. Nung umupo siya as president, halos wala nang ginawang kaguluhan ang mga teroristang Abu Sayyaf. Kung ano pa dyan. O, nasettle once and for all yung kaguluhan sa secessionist problem, MNLF, MILF, wala na, taimik na. Panahon niya ni PRRD, is that not loyalty to the Republic? Serving his country well? Nung panahon niya as president, ano, may kaguluhan ba sa West Philippine Sea? Wala, dahil iba yung approach ni PRRD, diplomacy, marok. O sasabihin nyo, wala, questionable ang loyalty. Sa laban sa mga communist, panahon lang ni PRRD, nabuo yung NTF-ELCAC at anong nangyari sa communist ngayon, malapit na silang matapos, about to end. And that's because sa magandang pag-serve sa loyalty ni PRRD sa bansa. And the same thing ang ginagawa ng kanyang anak si VP Sara. Oh, sino ang very active sa NTF-ELCAC among the cabinet secretaries? Si VP Sara. Sino ang matapang na bumabatikos sa mga kalukuhan ginagawa ng mga CPP? Hindi. VP Sara. Tapos, sabi nyo, questionable ang loyalty niya sa bansa. Oh, mag-isip-isip naman kayo. Ang loyalty, hindi nakikita, hindi nasusukat sa komento sa West Philippine Sea. Hindi niya trabaho yan. Kung gusto niyo na mag-comment, magsalita si VP Sara sa West Philippine Sea, hindi gawin niyo siyang presidente. Hindi mo naman siya presidente. Nandyan pa man ang presidente. Nagsasalita naman, very active. Eh bakit pa kailangan sumausaw ang vice president? So trabaho nyo yan, yung magsalita. Huwag nyo nang kaladkarin ang vice president na makisausaw sa West Philippine Sea. Kasi ginagawa naman nyo yung trabaho niya. Baka nakakalimutan nyo. Among the top 5 government officials, sino ang may pinakamataas na trust and satisfaction rating? Sagutin niyo. Among the cabinet members, sino ang may pinakamataas na trust and satisfaction rating? Sagutin niyo. Oh, is that not loyalty? Oh, come on. So, next time, bago kayo magpasaring,
baka nakakalimot kayo sa katotohanan. Okay? So, ulitin ko, maganda yung ginagawa natin na hindi tayo patatakot sa China. Kailan? Yung ganyang problema, kanya-kanyang diskarte. Okay? So, itong administrasyong ito, palaban, dumikit sa US, sabihin, tingnan natin anong resulta. Oh, kumusta ang mga fishermen natin ngayon? Sila mismo nagsasabi, panahon ni PRRD, malaya silang nakakapangisda sa Scarborough Shoal. Walang problema. Oh, hindi ba yun loyalty to the country and to the people? Ngayon, nag-iba ang foreign policy, palaban, dumikit sa US. O ano ngayon, naghihirap ang ating mga fishermen. Oh. Sino ang mas loyal sa bansa? Oh, sino ang nakatulong sa mga tao, mangingisda? Oh, di ba yung dating presidente, very clear yung sabi ng mga mangingisda doon sa hearing ng ano, hearing ng House tungkol sa gentleman's agreement na yan. Malaya silang nakakapangisda noong panahon ni PRRD. Kung hindi yan pagmamahal sa bayan, ano pa? Ngayon, hirap na, malapit na ang June 15, yung deadline na sinabi ng China na huhuliin nila ang mga mangingisda na mangisda sa ano. I hope na ang Coast Guard, ang Armed Forces of the Philippines, madepensa nyo, matulungan nyo ang mga mangingisda kasi atin talaga yan. Kaya lang kung nandyan na ang mas malakas na puwersa ng China, sana papuntahin nyo niya dyan ang US forces para tumulong at tignan ko kung anong mangyari sa ating bansa.